Hello mga kabayan. So guys, napakalaki ng problema ni Kibuloy, no? Tungkol sa franchise ng kanyang SMNI News Network, di ba? Kasi dun sa hearing sa Kongreso, napuna na ang dami niyang mga paglabag na ginawa, di ba? Tapos mas lalo pa tayong nagulat nang makita natin si Jason sa na tumatayong consultant ng SMNI niya, di ba? So, kumbaga man, nakakashock kasi hindi naman natin alam na consultant na pala ng SMNI network ni Kibuloy si Jason Sa. At ang sahod ay tumataginting na 1 million per month, di ba? So guys, masasabi ko lang na para kunin, no, ni Kibuloy ang serbisyo ni Jason Sa na 1 million per month, di ba? Ibig sabihin ay napakalaki ng problema ng SMNI. Kasi kung hindi, hindi niya kukunin yung sa halagang 1 million. Kasi guys, alam nyo, si Kibuloy, di ba? Siya yung ano, mukhang pera, tapos nakasuhan na nga yung, ng money laundering sa US na tinataguan niya, di ba? Wanted siya sa FBI. Tapos siya ngayon gumamit ng mga kabataan na pinapalimos, di ba? Diyan sa Mekubaw na pinagpapanggap na pipi at bingi ayon dun sa kanyang mga ano ha, na biktima na nagpapatotoo ngayon. Tapos siya rin yung nagpapatinda ng mga ano, kakanin, tapos may ibibigay sa yung ano, konting sulat na tungkol yun sa pag-aaral nila para makapagpatuloy. Si Kibuloy ba magbibigay ng 1 million pesos per month sa'yo kung hindi napakalaki ng problemang lulutasin mo? Diba? Tapos guys, masasabi ko, eto palang ano na to, pagiging consultant na to, inalok pala to kay Bloodcaster Armandine, no, isa sa mga hinahangaan ko na ano, political ano, analyst. So, kumbaga man sabi niya, hindi niya tinanggap kasi parang ano, binebenta na daw niya yung kaluluwa niya at ang prinsipyo niya. So, dito masasabi ko, no, para sahuran ka. Kasi ang pagkakaalam ko, ang nagbibigay ng presyo si Kibuloy eh. Siya na yung nag-aalok ng presyo na ibibigay sa'yo at tanggapin mo lang yung trabahong pinapagawa niya sa'yo. Na hindi nga ano, tinanggap ni Bloodcaster. Kasi nga daw, parang binenta na niya yung kaluluwa niya at prinsipyo niya. Meaning na halimbawa ganito ang paniwala niya, may mga paniwala siyang pinapahalagahan niya, pinaninindigan niya, kailangan baliin niya yon. Dahil halimbawa may mga ginawang paglabag si ano, Kibuloy doon sa SMNI niya, kailangan ipagtanggol mo yon, yun lang ang pinaka-essence noon. Ang pananaw mo, hindi yung paninindigan mo ang paniniwalaan mo. Ang pananaw mo, ipagtanggol ang SMNI, paano mo yung gagawin kahit least yung sa paniniwala mo, di ba? Kaya nga, yun inalok ni Kibuloy. Kasi alam niya, nabulok yung kailangan ipagtanggol. May mga kamalian na nagawa talaga. Ngayon, paano mo yun, kumbaga man, ipagtatanggol? Ang binabayaran sa'yo ni Kibuloy dito, yung serbisyo mo, para pag-isipan mo na maipalusot yung maling nagawa nga. O yung mga offense na nagawa ng SMNI, di ba? Kaya nga, para man sa ganun, masolusyonan yung aberyang kinapapalooban ng SMNI ngayon. So, alam nyo guys, ang masasabi ko rin, no, ano, hindi totoo na sabi ni Jason sa may pa siya nag-start bilang consultant ng SMNI at sumasahod daw siya ng 1 million per month. Kasi nung nakulong siya August, di ba? Kasi May, sabihin na natin nag-start siya noon, ang una na lang niya sahod, June, July, o by August na dapat sumahod na siya ng, alisin mo na rin yung August, sa dalawa na lang, 2 million, di ba? Dapat nung siya nakasuhan na nakulong siya, dapat meron siyang, ano, yung sa description niya, yung, ano, magaling ang mga, ano, journalist. Pagka ikaw nakulong ka, mahalo kay lahat sa'yo. Dapat nabanggit nung nakulong siya nung August na ano, presently siya ay ano, consultant ng SMNI. Wala namang ganun-ganun eh, di ba? So hindi totoo 'yun. Ngayon lang siya kinuha ni Kibuloy.
na ano, consultant, kasi nga may problema. Ang ano, ang siste, bakit ka naman ano, kukunin consultant ni Kubuloy para sa hurang kanya ng 1 million? Eh siya na nga ang pinakaamo, pinakaboss diyan. Wala siyang tinatanggap. O pwede, ang dami namang magsasuggest, 'di ba, ng mga gusto nila. Kasi yung mga, halimbawa, meron siyang hinahangaan dun sa, o pinapahalagaan na opinion sa kanya mga, halimbawa, commentator dun sa SMNI. Nandiyan na nga si Sir Harry Roque, tapos si Panelo, si Badoy, si Celis, sama mo na si Attorney Rolex, tapos si Attorney Mark Tolentino. Ang dami na nakapalibot sa kanya at wala namang ano, problema dati ang SMNI bandang May, June, July, August. Diba? Ba't kanya kukunin para pasahuran ng 1 million? Sa makatuwid, ngayon ka lang niya kinuha. Sa aminin at sa hindi man ni Sir Jason Sayan, ngayon ka lang kinuha ni Kibuloy kasi nga biglang nagka-problema siya. So, ang masasabi ko, hindi totoo na May pa lang nandiyan si Jason sa. Tapos ang isa lang na gusto kong bigyan pansin, no, yung sinabi niya na wala pa naman, ni sinabi ni Jason sa dun sa hearing, wala pa naman daw batas tungkol dun sa red tagging. At hindi naman daw nila pwedeng pangunahan pa yung mga Senado, Kongreso, ano pa man. At tapos pagka daw nagkaroon ng batas, eh magko-comply naman sila, susunod naman sila. Mali yung prinsipyong ganun. Alam mo ba, kahit walang batas, pag alam mong mali, hindi mo dapat gawin. Kasi ano yun, kailangan lang na magkaroon ng deterrent, kailangan pala magkaroon lang ng batas para wag mong gawin ang isang bagay na mali. Pero pagka habang wala pang magiging kaparusahan doon sa gagawin mo, gagawin mo muna. Titigil ka lang dahil may batas na at mapaparusahan ka na. So mali yun guys, kasi napakahirap na ma-red tag ka. Ano ba yung red tagging? Parang sinasabi niya na ikaw ay kalaban ng gobyerno. Kasi ano, yung halimbawa, makakaliwa ka, makakomunista ka, di ba? Napakahalaga ng mga sinasabi natin guys. Yung mga sinasabi natin sa paligid natin, sa bahay natin, kapamilya, katrabaho, kaklase, 'di ba? Lahat ng mga sinasabi natin, may may iba-ibang dating ayon sa mga nakarinig. Paano kung ni-red tag ka eh hindi naman pala totoo? Tapos merong mga loyalista sa gobyerno, halimbawa na taong militar, police, galit sa mga ganon na ayaw nga nila ng mga ano, may mga parang makakaliwa na halos papunta na sa pagiging terorista, no? O yung papunta na sa mga magiging NPA na eventually lalago, lalaki, magiging kalaban ng bayan, magiging kalaban ng militar. E paano kung nado doon kayo sa probinsya, doon kanya naispatan? Tapos dahil wala na mga CCTV doon, bigla kanyang binarel. E di dahil doon sa na-red tag ka lang, natigok ka na. Tapos kaya niya yung nagawa, naglakas loob siya kasi naman, wala nakakita, wala, hindi siya mapaparusahan. Tapos ayun na natanggap ng utak niya dahil ganun ang pagkakadescribe sa'yo ng mga hinahangaan o pinakikinggan niya halimbawa ng mga programa na isa ka sa ni-red tag. Ala na, tigok ka na. So mali yun. Hindi pwedeng antayin mo pa yung batas saka ka lang titigil. Diba? Dun sa halimbawa pag-red tag mo nang wala ka namang ano, matibay na katibayan. So ayun lang masasabi ko guys, diba? Hindi pwedeng alam na nating mali, patuloy pa rin nating gagawin, titigil lang tayo pag may batas na magpaparusa pag ginawa natin yon. So, ayun lang guys, gusto ko lang linawin, no, na napakalaki ng pinasosolve na problema ni Kibuloy kay Jason sa, di ba? Tapos alam nyo guys, kung totoo na may pa lang, nandiyan na si Jason sa SMNI bilang consultant, no, dapat, nung umpisa pa lang na hearing, no? Kumbaga man, parang kasama na siya dun sa pagpunta dun sa, hearing dun sa Kongreso. Kasi nga, 1 million per month, diba? Kasi para matuldukan na o ma-stop na yung susunod pa. Kasi kailangan ibigay mo na yung best mo eh para hindi na lumawig pa ang investigasyon. O bakit nakailang hearing sa kapalang sumulpot si Jason sa? Ibig sabihin, nung first and second na hearing,
hindi satisfied si Kibuloy dito sa mga tao niya na nagtanggol sa kanya. So kaya niya hinair, inalok nga niya din kay ano, 'di ba? Kay Bloodcaster, hindi tinanggap. So naisip niya si ano, Jason sa. Saka pa lang niya hinair si Jason sa. Kaya umabot. Ang alam ko, kumbaga man may mga nauna ng hearing eh, no? Bago pa umapir si Jason sa diyan. So ibig sabihin ko, nung sa tingin ni Kibuloy eh, kailangan talaga ng damage control, no? Doon na siya nag-alok ng 1 million. So, pinasusubalian ko lang yung sinabi ni Jason sa na may palang nandiyan na siya sa SMNI bilang consultant, no? Bilang program consultant, mga ganyan. So, ayun lang guys, masasabi ko. And dito na lang ako. And blessings, blessings everyone. Bye!